Hi guys, welcome back to our Tools TV. At sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa driving safety tips. Nga pala, sa dulo ng driving safety tip lecture na ito, mayroon akong trivia about sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Abangan, see you. So bago natin simulan, kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, share, at lalong-lalo na ang mag-subscribe. So balik tayo. Ang driving safety tip na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tinatawag nating blow bugs. Ano ang blow bugs? Ito ay ang acronym na ginagamit ng mga nagmamaneho para mas masigurado na ligtas at kampante ang mga driver sa kanilang pagmamaneho sa kalsada. Isa-isahin po natin sila para maging pamilyar tayo sa blow bugs. Ang B o nangangahulugang battery, so dapat nating i-check kung ang ating baterya ay fully charged o kaya naman mayroon pa siyang laman. L naman para sa lights, siguraduhin na ang ating mga sasakyan ay hindi pundido ang mga ilaw. O para sa oil, make sure na okay pa yung viscosity ng ating mga engine oil, make sure na nasusunod ang tamang pag-change oil ng ating mga sasakyan. W naman para sa wheels, siguraduhin na hindi tayo flat tire o pudpud na yung mga gulong para hindi tayo maputukan o magkaroon ng aberya sa ating gulong. Ang pangalawang B ay ang brakes. Siguraduhin na kumakapit pa ang ating mga brakes. A naman para sa air, make sure na inflated ang ating mga gulong, na sa tamang gauge yung air pressure na nailagay natin sa ating mga tires. G ay ang gas. Make sure na kung hindi man full tank, at least above kalahati kapag meron tayong mga biyahe, para sigurado na aabot tayo. O kung hindi ka sigurado na aabot, make sure na sa nadadaanan mong mga gasoline station ay magpagas ka. Ang panghuli ay ang S, na nangangahulugang spares. Make sure na palagi tayong may dalang mga spare parts at mga tools para just in case nagkaroon ng aberya sa daan ay tayo mismo ay kaya nating bigyan ng pansamantalang lunas habang nag-aantay ng mga rescuers. Andito na lang po tayo para sa ating driving safety tips. So magpapa-change oil tayo ngayon ng ating sasakyan para safe at hindi tayo magkaroon ng aberya. Ugaliing sundin ang mga maintenance schedule, lalo-lalo na ang mga time change items na naka-indicate sa ating mga respective vehicle manuals upang mapanatili ang good condition ng ating mga sasakyan. Sa pagmamaneho, iwasan ang mag-tailgating. So dapat meron tayong approximately 3 to 4 car spaces in front of us. Just in case magka-aberya, may time pa tayong mag-apply ng brakes. Takbo natin, hindi tayo lumalagpas ng maximum speed. So sunod lang po tayo sa mga maximum
speed. Nakikita nyo ba yung bundok sa may bandang kanan? Yan po ang Mount Arayat. So we are now over the boundary of Pampanga and Bulacan. Alam nyo ba, may trivia ko. Itong tulay na nagdudugtong sa Bulacan at Pampanga, ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Kasi alam nyo bakit? Yung itlog, pagkalagpas mo ng Bulacan papuntang Pampanga ay nagiging ebon. So ulitin ko, yung itlog ay nagiging ebon. Ganun siya kahaba. Approximately, nasa mga 6 na kilometro siya. At may isa pa, alam nyo ba kung ano yung isang kasing haba nito? Ede yung nasa kabila. Sa nakalipas na 5 minuto, na ibahagi ko sa inyo ang tinatawag nating glow bugs. Sana po ay may napulot kayo. Panatilihing maging ligtas para buhay ay maaliwalas. Bye-bye!